today, DZMJ. Right now, we are here in Cagayan de Oro. And of course, we were going to the office of PhilHealth Region 10. And we will interview its PIO, no other than Miss Merlyn Ybanez. Because we are staying here in Uptown CDO, and we will proceed to the downtown of CDO, which the PhilHealth office is located, the regional office. If you have time, you might browse. Display it just as a board monitor. That's why I said that we have a Google Play bar that has a subscriber. The we are here at the office of PhilHealth Region 10, and with us, the head of local health insurance officer of Cagayan de Oro, here is Sir Marlon Nino Alabaso. Sir, because I think that is why, na yung pag-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 
formally natin sa ating mga client kasi ay yung kayo-kulong ay ang ating kayo from Lyman natin dito sa Northern Galapagos. Yes, we have surprises for the clients tomorrow kasi meron tayong ceremonial distribution of IDs and MDRs to our persons with disability friends. There will be 30 of them coming in, and then that is in the morning. And then in the afternoon, meron tayong ceremonial ID distribution for the some PNP personnel. And apart from that, meron tayong mga donuts, we have ice cream, and then we have something sweet to be given to the first 100 clients tomorrow in line with our activity. And we also encourage all our staff to wear red tomorrow as our team in coming to the office para kita-kita ng ating clients the Valentine's talaga in PHILHEALTH Kagayan. Yung kumbaga po, dahil Valentine's bukas ay anniversary din ng PHILHEALTH. Yes, because the original PHILHEALTH law was signed in February 14, 1995. By then President Ramos, though we are celebrating the whole month as NHIP month, National Health Insurance Program month, but the date of the signing of the law of PhilHealth, the original law, was February 14. That is why every February 14 of the year, and this is the 28th year now, we are celebrating our anniversary. Thank you, sir. The relationship of field operation no other than Maria Rodelia Babes Monsanto. Ma'am, to enlighten us po, ano po yung ginagawa ng division nyo at ano pa yung ibang mga kasanghay nyo dito sa fourth floor sa operation ng PhilHealth natin dito sa region? Yes, ma'am. First of all, good morning. Field operation division po under COVID po ay ating membership and marketing section at saka po yung ating contributions and premium accounts management section. Also, ma'am, under us is yung mga local health insurance successful natin, which in which we have five, no? Meron pong isa na sa baba yung ating pag-report office, the PIO is the first floor. We have one in Valencia, which covers the province of Iquitos. We have one in Iligan, which covers the province of Llano del Norte. We also have in Iloilo, which includes the province of Camiquin. And lastly, yung ating service occidental, meron tayong office po sa Ozami. So yun po yung ating limang local health insurance offices na kasama po sa Field Operations Division. Ano pong ginagawa ng Field Operations Division? Ma'am, lahat po ng operations tungkol sa PhilHealth, hawak po ng Field Operations.
yung pong pinaka-latest natin ang konsulta, yung konsultasyon. So, dito ang pahawak ng Field Operations Division. Lahat po ng mga tungkol sa pagpapatakbo ng PhilHealth, hawak po ng Field Operations Division. Lastly, ma'am, ngayon po, Health Month, National Health Month, ano po yung ginagawa nyo or special na ginagawa nyo dito sa insurance, National Health Insurance, as Health Operation Division? Okay. Marami pong activities ang ating mga local health insurance offices, ma'am. Every year, pumunta po tayo sa mga hospitals, ma'am, no? We visit the hospitals and we give out konti lang naman po mga kahilipay o yung karamatuwa lang yung ating mga pasyente na nandun po sa mga government and private hospitals. Also, meron po tayong mga outreach programs, ma'am. Yung outreach programs po ang bawat PIO at meron pong kanya-kanyang beneficiaries. May mga kanya-kanyang pinaglalaanan ng donasyon, ma'am. We also have, ma'am, sa ating mga panggapan sa local health insurance offices, naminigay po kami ng mga konting mga candies, yung mga para matuwa lang po yung ating mga clients. And a lot more, marami pa po tayong mga activities. And this year, I think, meron tayong motorcade. May motorcade po tayo. So, yun. Thank you po. Mamor din ang pangalan ni Sir as head ng collection section. Collection section. So, si Sir Khalid Asu. I guess, Brother Khalid, kamusta naman ang contribution ng PhilHealth? So far naman, dito po sa Region 10, maganda po yung takbo na ang performance ng collection. Meron din ba na ibang parang homegrown design kayo na formula dito sa Region 10 para, kumbaga, para mas efficient yung PhilHealth dito na to reach out the grassroots? In terms of system po, wala pa. We are using yung provided by the head office. Opo. Now, as to the system po, yung galing din po sa head office namin, yung PAIMS na sistema po, yun po yung napakalaga at aming ginagawa na masyado ang matawag dito. As in, injury po, sinusunod. And then, pati ngayon doon sa malalayo po, patuloy po natin na monitor with this. Ano po yung challenge? Being the head of contribution and membership, ano po yung challenges? Dahil nasa Mindanao tayo, not just yung mga PWD, but we have the different mga indigenous peoples natin na nagme-member. Paano nyo po sila na-reach? Eto ma'am, napakagandang tanong. Currently po ma'am, si RVP Deliasun po, talagang nag-reach out po siya doon sa mga indigenous people. Actually, isa na po siyang dato. In honor po doon sa mga pride po natin dito. Wow, isa po natin. Yes ma'am, so talagang isa yan sa mga ginagawa ng protein ngayon ng mga indigenous people. Kinukover po yan ng PhilHealth. Kasi po may mga, tama po sabi nyo, may mga ibang mga member, mga ganyan. Hindi pa aware. Member, hindi aware sa PhilHealth. So with this, ano po, itong approach ni Sir Delio, nalalaman nila. And then, magiging feedback, kasi nga, nabigyan ng pansin yung mga kasama natin, mga tribo po na nasa malayo. Kumbaga, yung efficiency ng universal healthcare ay talagang nararamdaman nila. Okay, thank you po. I wanted to meet you too from we are here to cover the sa frontline services pa natin. Okay, thank you very much. And they are a good friend of RVP Delhi. Okay, then that's why you. We are welcome, here. Welcome. So, yun po, Doc. And then, mag-tour pa kami sa iba. Okay lang po ba? Siya po yung sa po natin, ma'am, ha? Sa mga claims. Sa mga claims. Opo. And then, doon. Good morning. From DZMJ, si Ma'am MJ and Sir Michael. Ito po yung accreditation and quality assurance section. Of course, headed by the ever beautiful Dr. May Yap. Siya po yung
So ito po yung ano niya, office center. So under po niya yung HR, yung HR, admin, cashiering, and then finance. And so the whole sixth floor, ay si ma'am ang ano? Yes, So for the anniversary, dahil malapit na naman, bukas anniversary na naman ang PHILHEALTH. Yes. So yung first na, first year anniversary niya as RBT. Nandito tayo ngayon sa Acton office ni RBT Dalio. Ayan, ito pala, ma'am Merlyn yung sinasabi na yes, yung naging Dato siya. Yes, siya si Dato Saling. With us, we will interview no other than the head of public affairs unit, Ma'am Merlyn Ybanez. Ma'am, tomorrow, February 14, is the PhilHealth anniversary, and this is National Health Insurance Month, or simply PhilHealth Month. Ano po yung programs, mga project ng Region 10 or Northern Mindanao PhilHealth para sa mga tao? Okay. Now, since February is na-declare po, di ba, na National Health Insurance Program Month, meron tayong activities for the whole month of February. So, nag-start kami, Feb 1 talaga po. Oh. So, February 1, meron po tayong kick-off. Ito po yung launching po sa kick-off activity po natin is the launching of the PhilHealth SMS Blast. So, ito po yung bago po natin na system so that we could inform the public about po doon sa ating mga benefit payment notice at saka yung mga updates, mabigyan po sila. So yun, nag-kick off po tayo, yun po yung first activity po natin. Then we have, because of that, meron po tayong different media guestings. And aside of course from that, tomorrow is the day. So February 14, meron po tayong motorcade. Why motorcade? So that we could inform the public. No, this is not just to inform them that PhilHealth is celebrating its 28th anniversary, but so that we could inform the public yung consulta program po natin. Kasi we'll be putting up consulta tarpaulins at saka yung, of course, back-to-back with our PhilHealth 28th anniversary tarpaulin. So, doon tayo, and we are expecting 20 or more than 20 vehicles na mag-join sa ating motorcade tomorrow. And then, this will be participated by PhilHealth employees. And after the motorcade, meron po tayong muslin service dito sa office. At saka mass po, dalawa po yan. And meron po tayong ibigay sa ating mga clients po na since as a sort of thanks, Thanksgiving, no? Meron tayong ibigay po sa ating mga clients sa the entire region. So, all local health insurance offices, may ibigay po sila ng mga refreshment, mga snacks po sa ating mga walk-in clients. Bukas po. The whole day po ba yun o may specific hour lang? The whole day po, ma'am. The entire, simultaneous po yan, the entire region. So, the entire local health insurance offices po natin because we have 5 local health insurance offices. Meron po tayo sa, dito sa Cagayan, yung pinuntahan natin kanina. Meron po din tayo sa Bukidnon, Ozamis, Hingoog, at saka Iligan. Sila po sabay-sabay bukas. And then on the 15th, meron po tayong talakayan sa PIA. Yun po yung press conference po natin. That's for the media, of course. And then, after that, on the 16th, pupunta naman tayo sa Ozamis kasi mag-transfer po sila ng building, din po yung blessing ng building po nila sa Ozamis City. Loaded na loaded po yung February for this week because after Ozamis, meron po tayo on the 18th, may activity po tayo doon sa Makabalan wherein magbigay po tayo ng PhilHealth MDRs, PhilHealth ID, at saka may consulta registration. And we are expecting 200 no participants for that event. So andun din si PhilHealth no, headed by of course sa ating local health insurance office Cagayan de Oro. And then on the 19th, nag-tie up po tayo sa nature group so that we could have our tree planting activity. This is collaboration na po ito na project. So PhilHealth po at saka the other NGOs po, may tree planting po tayo sa Talakag po. So doon on the 19th, yung mga employee po ng PhilHealth yung magpa-participate nakasama nitong NGO. Yes po, kami po mga PhilHealth employees. So that's why we are very much thankful to our partner no. Kasi medyo malaki talaga and each employee will plant 20 seedlings. Each? Oh my. And they're expecting, I think 1,000 ata yung gina-request pa nila na seedlings. Kaya magtanim talaga kami doon. Medyo malayo yung Talakag dito ah.
And of course, aside from that, meron po tayong outreach activity. That would be on February 24. Of course, this is a different type of outreach. This is not only nga, just merely giving yung mga ganon. So what will happen in the outreach is that ito po yung tinatawag natin na services caravan or servicio caravan, because we will visit one barangay ay yung mga depressed area, talaga yung mga barangay na talagang hindi talaga napupuntahan, yung mga barangay far-flung areas. Far-flung areas. And pupunta kami sa Lagunglong. It's a very far barangay sa Lagunglong. And this project, we cannot do it alone. Kaya we collab naman, no? We in collaboration with the different government agencies, and of course, the Armed Forces of the Philippines. Sila po yung actually nag-choose ng area. So what are we going to do there? Magkanda po tayo ng orientation sa different government services, magkanda sa ng orientation so that they will know, ay ito pala yung services ng PhilHealth. Ito pala yung services ng ibang government agencies. And of course, aside from informing them what are the programs, services po ng iba-ibang government services, government offices, magdala po tayo kung ano yung need nila. So, may study tayo dyan. May ginagawa tayong medyo, ano talaga yung need? Hindi na, yun to yung gustong dadalhin ko, but ano yung need ng community na yan? So, matagal po ang preparation dyan? Medyo matagal. Yes po, ma'am. And they, doon, kunting barangay lang yun. So, doon sa community na yun, they have 25 families with 45 kids. So, they need yun yung pagkain, they need school supplies, they need mga toiletries, yun, mga damit. So, yun po yung dadalhin namin doon. So, yun, yeah, nag-collab po tayo. This outreach program, it seems to be personalized. Parang gano'n ang approach. Yes po, ma'am. So that hindi na pwede na bigyan lang tayo ng pagkain, no? Parang kakain nila yung gano'n. Ano talaga yung gusto nila? Kasi ano talaga yung kulang sa barangay na yon? So yun po yung ibigay natin sa kanila. So, on this po ba, may mga, kasi here in Northern Mindanao, there's a lot of mga indigenous people community. Dito po sa barangay na inyo napili, may mga artists po ba tayo, mga ano dyan? Indigenous na pupuntahan? Or? Yes po. With regard to the artists po natin, meron tayong special yun sila eh. Kasi meron po tayo MOA sign. May MOA po tayo sa kanila. NCIP. Yung sa, no, doon talaga sa bukid noon na IP. May ibang event naman po, exclusive for the IPs po natin. Ang magkandak po niyan is yung local health insurance office, bukid doon po natin. Ang yung mga IPs kasi, it's very close to our heart. Because yung RVP po namin, si Sir Delio Aceron, is siya po talaga yung isa sa dato eh. Madato sa Limbangon natin yung pangalan niya, no? Si Sir Delio, yeah. Dato sa Limbangon. Ang ibig sabihin po doon, yung dato sa Limbangon, yes, andito po. Bigyan ko sa inyo yung mamaya. Siya po yung nagsisilbing instrumento para makonnect po yung makonnect po yung mga IPs sa PhilHealth. Kaya nagkaroon po tayo ng MOA so that whatever be the concerns of the IPs, mabigyan po sila ng special lane, no? For example, yung updating ng kanilang record, magbigay po tayo ng kanilang ID, and of course, especially yung pag-register, yun yung pinaka-importante. Kasi may mga problems sa documents, di ba? Yung mga birth certificate. So talagang tututukan po yan, no? Ng ating buksa-bukid noon muna, no? Sila, doon sila nag-start sa local health insurance office bukid noon. And dito, just recently, yung na-interview nyo kanina, si Sir Marlon, may IP community na din tayo na parang di-adopt. Isa na rin yung dato. So, tatlong dato na dito sa Region 10. Si Sir Jojo, yung head ng Bukidnon. Si Sir Marlon Arabaca, yung head ng Leo City. And of course, yung RVP po namin. So, importante talaga, no? Close to our heart talaga yung mga IP so that they could enjoy, no? The benefits. They could avail the benefits anytime. And they could be given access, no?
to all their medical healthcare needs. So, ma'am, may and, yes po, meron pa. Ah, meron pa. Okay. Ayan, yung sa, marami tayong, ano, activity for the anniversary. Loaded. Loaded na loaded. Kasi, sir, gusto niya nga parang everybody will be involved. The all sectors, the different membership po natin, the members will be involved in the program. Kaya, yung mga Medicare clerks naman po natin, meron tayong activity for them. Meron tayong PhilHealth Clerks Fun Day. Okay, so regional yan, no? Lahat po ng ating mga Medicare clerks or PhilHealth clerks will be invited. So there will be orientation, there will be fun games kasi it's their day. No, para po sa kanila yon. Then aside from that, may health fair po tayo. Ano po yung health fair? Yon. Ano ba yung ano? Yung ano yung health fair, ma'am? Yung health fair po natin is that meron tayong bloodletting activity. Then may Zumba. It's all about health and wellness. For tomorrow po yan mangyayari? That or, will... Yeah. That it's will, run? No, it's a one-day event. That will be on first week of March. Oo, kasi medyo na-extend po yung, ano, yung activity po natin. So, yun. Health fair. Ito po yun. Isa din po yun sa pinaka-special. Dahil ang February... Event. Ay, 28 days lang. Oo, 28 days lang. And this is actually a big event. Kasi this would be in collab naman po sa iba't-ibang government agencies. Kasi may bloodletting, di ba? And we are planning to hold it in one of the malls here in Cagayan de Oro City. Okay? So, tapos na tayo sa itong sector na yon, di ba? Yung mga, kasi covered yan different sectors yan. Saka yung mga, of course, yung mga covered na, employed, mga yung mga voluntary members, they could join us for that bloodletting. Punta naman tayo doon sa ating mga students, no? Meron pa na teachers. Yeah, yung mga teachers. Anong activity natin for the teachers? They will also be involved in our 28th anniversary celebration because meron po tayong consultant registration para sa ating mga teachers dito sa, we are planning to conduct here dito sa Limkatkay. And of course, back-to-back po yung poster making contest. Dahil so, sana nakakulab kayo sa ano National Commission Culture and the Arts because February is also National Art Month. Ah, oo nga. Kaya nga, kung baka makatulong kayo, makikulab po tayo kasi we are inviting 30 schools to participate in our poster making contest. So, yun po. And we are so excited kasi nagawa namin yan before. Medyo natagalan, di ba? Pandemic. So, baka ngayon palang yun yung normal to face-to-face eh. Before, it's virtual lahat. Virtual last year. Kaya everyone is so excited for the anniversary activities. Kaya medyo naparami yung anniversary activities po namin. So, then yun, consultant orientation, registration, and poster making contest. Yun po yung kibele last activity for the region. But for the local health insurance offices po natin, yung nasabi ko na yun sa bukid nun, meron sila yung IPs, then meron din po sila yung sa persons with the pride of liberty. They will be giving, magbigay sila ng IDs, MDR, and of course, may gift giving sila doon, yung mga PDL. So, ito po bang, ma'am, na mga parang kakaiba na hindi namin common na ipipicture in Manila regarding the PhilHealth activity, ito po ba ay parang homegrown approach nyo to reach out yung masses for the universal healthcare? Yes po. It's really an initiative of RRVP, not to reach them. Yung mga IPs, mga PDL, kasi sila dapat mabigyan sila ng protection. No? Times they will be admitted, dapat alam nila na may PhilHealth no, na matutulong sa kanila sa during hospitalization. Kaya isa din yan, isa po yan sa best practice po natin dito sa region. Talagang ang ating regional vice president, Delio Aceron, the second ay hindi lang ano eh, kumbaga yung pamasa because before nakasama ng kaibigan natin siya from Manila, ay talagang sa media, alam niya yung problema to reach out dahil spokesperson siya. Ma'am, ano pa po yung mga kakaibang initiative? Halimbawa, yung collab niyo with the LGU na talagang ma-aware yung LGU natin na sa ano ba yung mga approach or yung mga parang talagang dito nag-initiate yung mga programs nyo
para maging lalo itong PhilHealth. We have collaborations naman with local government units. In fact, first week of January pa lang yung RVP po natin, nag-courtesy call na sa ating mga LCS region-wide po yan. So that pag-usapan natin kung ano po yung mga activities natin for the whole year in collaboration with them. Isa na po nito yung consulta program po natin. So kinakausap po natin ati ang mga ating mga local government units, because again, we cannot do this alone. We need them to support. We need them support so that we could implement properly, no, yung ating consulta program. And of course, aside from that, yung ating mga heads naman sa local health insurance offices, yung sa Iligan, si Kristen May Magno, Bukidnon, Sir Jojo Lapos, sa Ozamis po natin, Mang Fetsi Gumila, dito sa Cagayan, Sir Marlon Arabaca, and sa Hinguog, si Tony Arnaiz, sila din po nakipag-coordinate sa ating mga LGUs. So that yung different programs po nila. And that's why nga, dito sa anniversary, kasali po sila, ma'am, sa ating mga activities po sa anniversary, ating mga LGUs. Like Iligan, meron silang partnership po no, sa ating mga LGUs, and of course, iba't iba ding government agencies. So then, meron po silang consulta awareness campaign, yun. So partnership din. Kumbaga loaded na loaded talaga. Yan yung mga good news na dito ay, kumbaga, ito yung ano, kayo yung pioneering approach ng mga services. Yes po, aside from that, meron po tayong yung in terms of yung pioneer talaga, yung tinatawag po natin yung PhilHealth Virtual Front Desk. Isa din po yun. Kasi it's a system wherein, kasi during that time, it was created during the time of pandemic. Oo, na pwede may virtual assistant na mga assist sa ating mga miyembro. So they could process their membership online. Tapos they can request for MDR online. Yun na po, their ID online, mag-request lang po sila. But yung ID, hindi naman natin pwede mabigay online. So at least pwede sila makipag-schedule in advance sa ating virtual assistant. And whatever be their queries, doon po sa ating PhilHealth Virtual Front Desk. Yun talaga yung parang sa atin, sa Region 10, Tatak Region 10 talaga yun. Mga signature ng Region 10. With the, of course, with the leadership of leadership of me, regional vice president. Kasi for him, priority niya yung communication. Communication talaga yung priority niya. Mm-hmm. Yan yung mga good news, ma'am. May iba pa ba program? Yan lang po so far po, ma'am, doon po sa ating anniversary activity po natin for this entire month celebration po. Yan yung mga good news right now na nandito tayo sa PhilHealth. Regarding po sa LGU, paano po naging effective itong mga program na syempre, of course, with the spearheaded ni RVP Delio as a long second para ma-reach out natin yung mga grassroots. Okay po. That's why in the first month of this year, sa January, nagkaroon po tayo ng courtesy call sa lahat ng ating mga local chief executives so that yung partnership natin nila, yung commitment nila to support PhilHealth, makukuha po natin. Because we cannot, especially for the implementation po sa ating consulta program, because we cannot really fully implement the consulta without the support po sa ating mga local government units. Kailangan po natin sila, no, sa ating consulta program po natin. So yun, after po doon sa ating mga courtesy visit, yun po yung mga local health insurance offices head po natin, as I mentioned kanina, sila na po yung nagpapatuloy, no, nakipag-coordinate po sa ating mga LGUs, ano po yung mga activity nila. Yun, meron po tayo, in fact, dito sa Cagayan, meron tayong tinatawag na servisyo caravan, yung mga magbigay po tayo ng servisyo sa barangay, yung mga ganun, magbigay po tayo ng mga IDs, magbigay po tayo ng member data record. That is in collaboration with LGU Cagayan de Oro. So isa lang po yan. The whole Northern Mindanao is pa lang dito. Yes. Yeah, example lang po yan. So, dito sa Cagayan de Oro. So, that would be, I think, the other local health insurance offices. Meron tayong iba't ibang programa in collaboration with ating local government unit. Sa PDL. Yung sa PDL po, kanino po kayo na
nakipag ako collaborate sa Bureau of Correction po ba o sa BJRP with the LGU? Both po. Sa kanilang dalawa po. O nasa ating LGU booking doon po at saka sa BJMP po. So that yung mga persons deprived of liberty, mabigyan din sila po ng program, mabigyan sila ng membership sa PhilHealth. Kaya po, as I mentioned kanina, sa ating anniversary, one of the activities sa ating anniversary, yun po yung distribution of IDs, distribution of member data records, and gift-giving activity sa ating persons deprived with liberty. Kung matandaan ko lang, kasi mayroon ditong, hindi ko bumikin na si RVP, si Regional Vice President, Value Assurance, the second natin, about sa CDO, hindi siya Cagayan de Oro, ano po yung kinoy niya? Yes, yes, CDO stands for Cagayan de Oro, actually, this is the place, no? Yeah, yung kinoy niya, opo. So, with that, nagpoon, yung trust yan, nag-based ko siya doon sa CDO. C is for communication, D for driver excellence, and offer proactive assistance. Communications, pagdating niya dito, yung first year pa lang na, first year pa lang niya dito. Yeah, kasi communications, so napatawag po siya ng meeting, of course, sa ating, nakipag-collaborate na po tayo sa ating Philippine Information Agency. Yan po yung unang binisitahan niya. And of course, nagkaroon po tayo ng ating mga media partners. And importante, yung first time, Ministry of PhilHealth, na meron po tayong partnership with the bloggers. Mm-hmm. Yun po, yung one of the pinaka-unit niya po, yun, initiative yun. Kasi it's more on yung mga brain child. Yeah, yung mga bloggers. So that they could help naman us, no, to promote the programs of PhilHealth, at especially yung mga updates po natin, pwede magdadaan po sa ating mga bloggers. Drive for Excellence, tinututukan po niya lahat po ang ating mga business processes. Yeah, example, yung sa hospital claims po natin, yung turnaround time in the processing of claims, dapat hindi ma-exceed ng 60 days. So in fact, medyo na-lessen yung turnaround time na po natin, may 28 days na po tayo para mabayaran po agad ng hospital. So ano ginagawa po niya doon? Doon, nakipag-dialogue po siya doon sa ating mga partner hospitals. Though it's COVID time na dumating siya, but maraming nagawa, maraming dialogue na nangyari. Yan yun po yung drive for excellence na eh. Kinakausap po niya lahat ng mga hospitals dito po sa region via virtual platform po. So yun, mga head ng hospitals, sinakausap po niya so that maintindihan po natin ano talaga yung problema. And then may reconciliation of claims na nagawa. So yun po yung ginagawa ng RVP po namin. Yan po yung drive for excellence. More on the yung sa business processes po natin, ma-improve po yun. And pinakalas is yung offer proactive assistance. With that O, yung offer proactive assistance, gumawa siya ng email, action agad email, na siya talaga yung nag-handle ng kanyang email. Na lahat ng mga complaints, kahit anong klaseng complaints, hospital ba yan, complaints ba yan sa frontline services, complaint ba yan sa programa ng PhilHealth, doon po mag-email sa kanya. Ang tawag po niyan is actionagadprox@gmail.com. Yan po yung email niya. Bakit actionagad? Kasi offer proactive assistance. Dapat lahat ng complaints, lahat ng cares, dapat action na agad-agad. O i-address agad-agad. Kaya sa card, report survey ng ARTA ay kasama ang awardee sa PhilHealth. Malaki ang contribution ni RVP ito, di ba, ni RVP? Yes po. Though it's a collaboration po sa lahat ng mga regional offices po ng PhilHealth po. Ang inaalaga ko, regarding parang dito sa Northern Mindanao PhilHealth, yung sa mga hospital, para madali niyong ma-validate yung mga claims ng mga private hospital. Mm-hmm. Then yan, may collaboration kayo, if I'm not mistaken, sa NBI? Yes. Meron po tayong MUA. Meron po tayong partnership with the National Bureau of Investigation. That's also one of the initiatives po ni RVP. So that if ever po may mga fraud no, na magawa, automatic pa tayo nakipag-collaborate, nakipag-contact sa NBI kasi nakamuha, nakipag-partner na po tayo sa kanila. And aside from that, medyo marami po ngayong mga yung nagpabayad ng ID, mga fixers.
Kasi bawal po yan. Bawal sa ARTA law yan. Bawal po talaga sa ARTA yan, sa EODB, diba? So, kailangan talaga yung matutukan po din yung mga fixers. Isa din po yan no, sa ating, sa tinututukan po sa ating legal office in partnership po sa ating NBI. And whatever be the problems po sa ating mga hospitals, if ever may fraud, if ever, yun po yung sabi ko. If ever meron. So, yun po, ready po yung NBI po natin dito sa Region 10 to conduct investigation kung ano po yan. Kaya magandang partnership po yan no, sa ating, sa NBI po. Yan yung mga initiative na talagang homegrown design. Yeah, yeah. Yun po, yun po. At saka yung ano po natin, kung speaking of initiative, may ginawa po din sa RVP na yung ambassadors na sila po yung tumutulong sa atin para ma-promote po yung PhilHealth. Dumating dito si ano eh, si Carlo Paalam. Nandito siya. Oo, in fact, nagpasign po ako na nagpa-autograph po ako sa kanya. Nandito siya. Hindi ko na-picture yung ID niya doon. Si Carlo Paalam, yung si Cindy Avilita, siya po yung sa parang sa Miss, ano ata yun si Cindy, nakalimutan ko ano yung ano niya. Mga beauty, title, ano, beauty mga, title holder. Yes, mga beauty title holder, and dito dumating. At saka yung sa, may isang babae pa na ano din, yung sa athlete na dumating din dito, ginawa namin sila ng mga ambassadors na yung mga yun, sila po. So that they could inform, they could help us promote na services po ng PhilHealth at the same time, member na po sila ng PhilHealth. Yan yung mga kakaibang mga ano approach dito lang makikita sa Northern Mindanao PhilHealth. Mm-hmm.